Hello po, magandang araw. Ngayong araw po ay chichika ko po sa inyo ang tungkol sa pagkakaiba ng cleaning, sanitizing at disinfectant. Alam po natin ngayon sa panahon natin ngayon ay mayroon po tayong kinakatakutang sakit. Ibig sabihin, lahat po tayo ay napapraning sa araw sa panahon natin ngayon. Sabi nga ho nila, or sabi sa nabasa ko, every day is survival. Ibig sabihin, araw-araw, kailangan natin mag-survive. Kasi, mayroon tayong iniingatang tinatawag natin nakakatakot na sakit. Kasi, hindi naman natin alam kung kailan at kung saan, kung paano siya makakapasok sa bahay natin. Sa pamamagitan ng kaunting kalamang ibibahagi ko sa inyo, sana po makatulong. Sana naman po, panoorin nyo hanggang sa huli sa mga may alam na, alam mo natin. Ibig sabihin, skip na. Pero sa gusto mong malaman kung ano babahagi ko sa video na ito, panoorin nyo po hanggang sa dulo. Tatlong proseso ng pag-ilinis. Isa-isahin po natin. Bagay na nakikita natin. Sabi nga dito, cleaning a surface simply removes visible debris, dirt, dust. Yun po yung ibig sabihin ng cleaning. O, madaling salita, yung nakikita natin. Sanitizing naman po, sabihin ko ay, sanitizing a surface makes that surface sanitary or free of visible debris. Nasa sanitary siya or natanggal lang ho natin yung mga nakikita rin natin dumi or yung that cold affect your health. Sanitizing or meant to reduce, not to kill. Yun po ang ibig sabihin ng sanitizing. Yung disinfectant naman po is disinfecting a surface will kill the microorganism or clean on the label of particular product. Ibig sabihin, sabihin na natin 100% patay yung bacteria natin, yung disinfectant. Lagi lang ho natin cleaning, nilinis lang ho natin, pero hindi ho natin na de-disinfect or nalinisan natin, nasanitize lang natin siya. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, kailangan yung tatang. Ang mga ginagawa natin ay dapat laging protektado ang ating pamilya. Huwag ho tayong, kumbaga kalimut na ho natin yung ugali natin na, okay na yan, pwede na yan, tama na yan. Yun po kasi yung nagdadala sa atin ng hindi mabuting ibuting iisipin sa bawat hakbang na ating gagawin ay laging nasa kasalalay ang ating kaligtasan or ang ating kalusugan. Sabi nga ho nila, or sabi natin, or sabihin ko na ang ating kalusugan ay ating kayamanan. Kaya dapat lagi natin ito iingatan. Sabi nga po, sa nabasa ko, or napanood ko, every day is survival. Tama po yun. Ngayong panahon na ito ay lagi tayong lagi nating iisipin ang survival. Kasi hindi naman natin alam kung kailan or kung sino ang may dala-dala ng sakit na ito. Kaya kailangan lagi po tayong sinasawag na madaling salita. OA, sabihin overactive. Kaligtasan na ho natin ang pinag-uusapan. Hindi po ba? Kailangan po ba? Ay, ang arti-arti naman yan. Eh bakit? Pag nagkasakit, masasabi mo ba? Sana nag-arti na lang ako para naman hindi ako nagkasakit. Hindi po ba? Kaya lang po, pag nag-arti tayo, huwag naman po tayong halimbawa, nakasakay kayo sa tricycle. Doon ka mag-spray ng sangkatutak na alcohol. Hindi ka
Sana po nakatulong po ang kaunting kalamang aking naibahagi. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe. Hanggang sa muli po. Maraming salamat.